Stella POV. Nandito ko ngayon sa kusina habang nakatulala at nagtitimpla ng kape. Nagulat pa ako nung bigla na lang tumalon sa ibabaw ng lamesa si Milky. Nabitawan ko tuloy ang kutsara, dahilan para matapon ang laman ng mug. Agad akong kumuha ng basahan at pinunasan ang kumalat na likido sa ibabaw ng lamesa. Binalingan ko naman ng masamang tingin si Milky na sa mga oras na yon ay nakatitig rin sa akin. Bakit ka ba nang gugulat, Milky? Napabuntong hininga ako at agad na kinuha si Milky upang kargahin to at haplusin ang balahibo nito. Ngayon ko lang ata ulit napansin ang aking alagang pusa dahil na rin sa pagiging abala sa mga bagay-bagay. Napansin ko naman agad itong umayos ng higa sa aking braso. At maya-maya pa ay nakita ko tong tulog na. Napangiti na lang ako. Nagpapalambing din. Pakiramdam ko nang lalamig sa akin ngayon si Mr. Carl. Nagsasawa na kaya siya sa akin? Tanong ko sa aking sarili habang hinahaplos ang balahibo ni Milky habang napapaisip. Naalala ko bigla kung paano ko hindi masyadong pinansin ni Mr. Carl habang nasa biyahe kami. Hindi ako nito masyadong kinikibo at parang malalim ang iniisip nito. Napabuntong hininga ako. Ano kayang iniisip niya? Tanong ko na naman sa aking sarili. I'm thinking of you. Narinig kong sagot ng isang pamilyar na boses mula sa aking likuran. Napalingon ako at nakita ko si Mr. Carl na umiinom ng malamig na tubig. Talaga? Napapangiting tanong ko dito habang pinagmamasdan ang ginagawa nitong pag-inom. Pinipigilan kong aking sarili sa kiligin. Matapos uminom ng tubig, ay agad bumaling sa akin si Mr. Carl. Of course I do, as always. Sagot nito na ikinangiti ko ng tuluyan. You are blushing. Puna pa nito sa akin na lalo kong ikinangiti. Napahawak ako sa aking pisngi. Itinago kong aking mukha na ikinatawa naman ng mahina ni Mr. Carl. Mukhang hindi naman taga to ng lalamig sa akin. Masyado lang siguro ako naging overthinker. Stay still. I cook for you. Wika bigla ni Mr. Carl na ikinatingin ko dito at ikinamulaga. Baka kasi kung ano na namang klaseng luto ang gawin nito katulad dati. Ano namang lulutuin mo ngayon, Mr. Carl? Tanong ko dito habang nag-aalala. Leave it to me. Sagot naman ito na ikinangang ako. Mukhang confident ang lalaking to ngayon ah. Pinabayaan ko na lang to sa gusto nitong gawin at pinagmasdan na lang to sa ginagawa. Napangiti pa ako nung makita ko tong nagsuot ng apron at pagkatapos ay may kung ano tong tiningnan sa cellphone nito habang inilalagay sa stove ang kawaling gagamitin nito sa pagluluto. Napangiti ako lalo nung malaman ko na recipe pala ng pagkain na lulutuin nito ang tinitingnan nito sa cellphone nito. Mukhang nag-search pang mokong? Napailing-iling na lang ako habang pinipigilan ng sarili na kiligin. Ngayon ay sabay kaming kumakain ni Mr. Carl ng niluto nitong carbonara. Halos isang oras nga nitong niluluto yon dahil hindi man lang talaga ako dito hinayaang tulungan to kahit na mukhang hirap na hirap na to sa ginagawa. Sa huli, ay naging ayos naman ang luto nito. Hindi perpekto pero pwede na rin para sa akin dahil luto yun para sa akin ng taong mahal na mahal ko. Mr. Carl? Tawag ko sa pangalan nito. Mabuti na lang hindi ako nito pinilit na tawagin nitong sweetheart. Nasanay na rin kasi ako na Mr. Carl ang tawag ko dito. Hmm? Tugon lang nito habang nilalagyan na naman ng pagkain ng plato ko. Mukhang papatabain ako ng lalaking to ah. Pwede ko bang baguhin ang kulay ng kwarto mo? Tanong ko dito. Matagal ko na rin kasi talagang gustong baguhin ang kulay ng kwarto nito dahil nadidiliman ako. Do what you want, sweetheart. Baliwalang sagot nito habang nilalagyan naman ng tubig ang baso ko.
Napangiti naman ako. He's really sweet. Okay. Napapangiting sagot ko na lang habang sinusumulan na ulit kumain. Napatigil lang ako sa pagkain nung may maalala ko bigla. Mr. Carl, pwede ba magpapunta ako dito ng kaklase ko? Tanong ko dito na ikinatingin nito sa akin. Naalala ko kasi bigla na may dapat kaming tapusin na report ng kapartner kong si Leonard. Nahihiyang umiti ako kay Mr. Carl. Mukhang ayaw nito. Kumunot noon naman to na parang nagtatanong kung sinong tinutukoy ko. Eh kasi may tatapusin kaming report ni Leonard. Naisip ko na dito na lang gumawa. Leonard? Putol ni Mr. Carl sa sinasabi ko na naging sobrang seryoso bigla ng mukha. Pakiramdam ko ay hindi to natuwa sa sinabi ko. Napaisip naman ako bigla. Napangiti naman ako nung may maisip. Nagseselos kaya si Mr. Carl? Oo. Kung ayaw mo naman at kung nagseselos ka Mr. Carl. I'm not. I'm just asking. You can be with him. Putol na naman ni Mr. Carl sa sinasabi ko na seryoso pa rin ang boses. Napalabi na lang ako sa sinabi nito. Let him come here. Dagdag pa nito na iniiwas ng tingin sa akin. Napasimangot naman ako. Akala ko pa naman nagsasalus na si Mr. Carl. Assuming mo kasi Stella? Napabuntong hininga na lang ako. Wow! Carbonara! Biglang bungad ni Marigold sa kusina na ngayon ay kararating lang kasama si Aidan. Kinabukasan ay sinimulan ko ng pinturahan ng bago ang kwarto ni Mr. Carl habang si Mr. Carl naman ay nasa working table lang nito at nakatutok sa computer nito. Nagpapatulong ako dito sa pagpipintura para matapos agad ako dahil pupunta na dito mamaya si Leonard pero hindi naman ako nito pinapansin. Ano kayang problema ng lalaking to? Hindi ko na lang din to pinansin. At ipinagpatuloy na lang ang aking ginagawa. Napapangiti pa ako dahil unti-unting lumiliwanag ang kwarto ni Mr. Carl. Malapit na ako matapos sa pagpipintura ng kwarto ni Mr. Carl nung biglang bumukas ang pinto ng kwarto nito at bumungad mula roon si Aidan. Napansin ko pang inis sa mukha nito at alam ko ang dahilan nung nagseselos ito dahil si Inigo ang partner ni Marigold sa report. Habang ito naman ay si Yuan. Tumingin sa direction ko si Aidan. Nandiyan na si Leonard Sislo. Walang gana na wika sa akin ni Aidan. Hi Stella! Singit ng isang boses mula sa likuran ni Aidan. Si Leonard pala na sumunod pala dito. Nakangiti ito sa akin, kaya naman ngumiti rin ako dito. Napansin ko naman na bahagyang bumaling sa direksyon ni na Aidan at Leonard si Mr. Carl. Na seryoso pa rin ang mukha. Inalis ko na lang ang pansin ko dito at bumaling na lang kina Aidan at Leonard. Hi! Balikbati ko kay Leonard na bahagyang kumaway pa dito habang nakangiti. Narinig ko namang umasik si Mr. Carl na ikinabaling ko dito. Napansin ko naman na nakatutok lang ang mga mata nito sa computer. Anong problema nito? Iniiwas ko na lang ulit ang tingin ko dito at sinimula nang bumaba sa bintana na nilambitinan ko kanina para maabot ang aking pipinturahan. Hindi natuloy ang aking pagbaba nung mapansin ko na wala ng bangko na inaapakan ko kanina, natumba na pala. Hays, paano ko bababa nito? Una na ako sa inyo sa labas. Narinig ko pang paalam ni Aidan. Mr. Carl? Tulungan mo naman akong bumaba dito oh. Pakiusap ko kay Mr. Carl, pero hindi man lang ako nito pinansin. Napasimangot na lang ako. Ako na lang Stella. Biglang singit naman ni Leonard na naroon pa rin pala. Bumaling ako dito para ngitian ito. Sige, thank you. Sabi ko dito, kaya naman nagsimula na tong lumapit sa akin. Malapit na sa akin si Leonard para tulungan ako sa pagbaba. Numabigla ko dahil napansin ko na nasa harapan ko na si Mr. Carl. Nagulat pa ako nung basta na lang ako nitong buhatin.
Napahawak na lang ako sa leeg nito dahil sa kabiglaan. Ang akala ko'y ibababa na rin agad ako ni Mr. Carl. Pero nagkamali ako dahil patuloy lang to sa paglalakad habang buhat-buhat ako. Mukhang pababa na rin kami ng hagdan. Ibaba mo na ako, Mr. Carl. Kaya ko naman maglakad eh. Wika ko pa dito, pero hindi ako nito pinansin. Bumaling ako sa likod ko saan naroon si Leonard, na halatang nagulat rin sa ginawa ni Mr. Carl. Sinanyasan ko na lang to na sumunod sa amin, kaya naman kumilos na rin ito. What's with you, Mr. Carl? Ibaba mo na ako. Maliligo pa ako eh. Ang dungis-dungis ko kaya. Paalala ko pa kay Mr. Carl habang nakatingin sa mga pintura na nasa kamay at braso ko. No need. Baliwalang sagot lang ni Mr. Carl na ikinatingin ko dito na hindi makapaniwala. What do you mean? Kunot noong tanong ko dito. Don't waste your time to make yourself beautiful in the eyes of others. Seryosong tong wika na ikinangako. Ano daw? Aidan POV. Nandito ako ngayon sa sala habang kasama sina Stella, Leonard, Inigo, Marigold at Kuya. And I'm really pissed off right now because of what I am seeing. Sobrang naiinis ako dahil hindi ako makapaniwala na partner ng girlfriend ko si Inigo. I can't accept this situation. Alam ko naman na may gusto si Inigo kay Marigold at hindi ko maiwasan na hindi mag-alala. Dahil minsan na rin nagkagusto dito si Marigold at matinik ang hinayupak na to sa mga babae. Subukan lang talaga ng lalaking to na hawakan ng girlfriend ko. Makakatikim to sa akin. Hindi ko mapigilan ng aking sarili na tingnan ng masama si Inigo. Uy bro, tulungan mo naman ako dito sa report natin. Reklamo bigla ni Yuan na ngayon ay busy na sa kakatype sa laptop nito na magiging report namin. Kaya mo na yan. Bali walang wika ko dito na umayos na lang ng upo at bumuntong hininga. Wala talaga ako ngayon sa mood, kaya hindi ko rin alam kung paano makakatulong ako kay Yuan para sa report namin. Pinagmasdan ko na lang ang nasa paligid ko. Dito na namin naisipan gumawa ng report para magkakasama kami at para mabantayan ko rin si Marigold. Hindi naman ako makakapayag na masolo to ni Inigo, no? Napansin ko na para masayang gumagawa ng report si na Leonard at Sislo. Dahil nakangiti pa mang ito habang may pinag-uusapan na tungkol siguro sa magiging report ng mga ito. Hindi ba nagseselo si Kuya sa mga ito? Naibulong ko sa sarili habang nakatingin kay Stella at Leonard. Kung si Marigold at Inigo siguro mga ito, baka nakasuntok na ako doon sa sobrang selos. Bumaling ako sa direksyon ni Kuya. Muntik pa ako matawa nung mahuli ko tong masama ang tingin kay na Leonard. He also jealous. Napapangiti ako habang pinagmamasdan si Kuya na ngayon ay masama pa rin ang tingin sa direksyon ni na Leonard. Nang maramdaman siguro ni Kuya na may nakatingin dito, ay tumingin to sa direksyon ko at sinamaan ako ng tingin. What is problem? Natawa lang naman ako ng mahina sa naging reaksyon ni Kuya. At muli na lang bumaling kina Marigold at Inigo. Napansin ko na sinusubuan na ng snacks ni Inigo ang girlfriend ko. Nagpanggap ako na umuubo. Kaya naman hindi na ituloy ni Inigo ang binabalak nito. Gagong Inigo to ah. Ngayon ay nandito na kami sa may gate ng bahay. Dahil nagpapaalam na si na Leonard, Inigo, Yuan at Marigold na uuwi ng mga ito. Napansin ko na masama pa rin ang tingin ni Kuya kay Leonard, na ngayon ay nagpapaalam na kay Stella. Nakangiti pa ang loko at may patapik-tapik pa sa balikat ng sislo ko, na ngayon ay wagas din kumakangiti. Hindi ba to nakakaramdam na may isa ditong selos na? Napatingin naman ako kay Marigold na ngayon ay nakangiti rin habang kausap si Inigo. Isa pang isang to. If you are jealous, then show it Kuya. Baling ko na lang kay Kuya para mawalang inis ko kina Marigold at Inigo. Umasik lang si Kuya.
Ngumiti naman ako dito ng nakakaloko. You can punch him and kick him, kuya, if you want. Protect your girl, man. Advice ko kay kuya na ikinatingin nito sa akin ng seryoso. You should also do that, Aidan. Protect your girl. Mahinang wika ni kuya, pero dinig na dinig ko. Naisip ko naman bigla si Marigold, kaya naman nakaramdam ako ng inis. Oo nga, no? Nagulat pa ako nung maramdaman ko ang bahagyang pagsuntok ni kuya sa balikat ko. What's that for? Gulat na reaction ko na ikinatingin ko kay kuya na ngayon ay naglalakad na papalapit sa direksyon ni Yuan. Because I once got jealous with you too. Narinig ko pang sagot ni kuya na ikinangiti ko. That's what I told. Carl POV. What are we going to talk about, Mr. Fiero? Yuan asked after we end up here in my small study room. I approach him because I really want to talk to him. I think you have an idea. I told him while looking directly to his eyes to catch his expression or any reaction. We are both sitting in the single sofa with cup of coffee in front of us. He looked me at blankly showing that he's totally no idea about my business with him. I sighed first and sipped my coffee. I laid the white envelope in the table afterwards. We both look at each other blankly and I have no plan to take down my stairs with him first. So he did. He picked up the white envelope, opened it, and started reading the papers while I'm talking my coffee silently. Matapos itong basahin ng ibinigay ko dito mga papeles, ay tumingin ko sa akin na parabang nawalan to ng lakas. I feel his sadness and pain. Napabuntong hininga ako. Are you really my girlfriend's brother? Tanong ko dito. Tumingin to sa mga mata ko, pero iniiwas din ito ang tingin sa akin pagkatapos. Narinig ko tong bumuntong hininga. Sad to say, but yes, Stella is my younger sister. Mahina nitong sagot. Ako naman ang napabuntong hininga. And I'm Stella's boyfriend. Sabi ko naman dito na ikinatingin nito sa akin na parang hindi makapaniwala. Iniiwas ko naman dito ang tingin ko at uminom ng kape. Alam kong alam mo. I added to him. Yes, I know, Mr. Fiero, because I know everything about my sister. I'm just shocked that it seems that you are not mad at me. Sabi pa nito habang nakukunot noo. Tumingin naman ako dito. Why should I? You are my girlfriend's brother. I can't be mad to my girlfriend's loved ones. Sagot ko dito na agad ding iniiwas ang tingin dito. We're talking too much and it sounds gay. Umayos na lang ako ng upo at hindi na lang ito pinansin. Napansin ko naman na bahagya itong ngumiti. I'm happy to know having my sister a boyfriend like you. Sabi pa nito sa akin. Tumango lang ako at hindi na to pinansin. Katahimikan ang bumalot sa paligid pagkatapos. You can call me bro if it's okay with you to be your sister's boyfriend. I broke the silence. I feel some awkwardness knowing that Mr. Yu Wan Li is my girlfriend's brother and I don't know how to approach him because we are both older brother and we used to be business partner. Guys, I'm talking too much. Yeah, sure bro. Sabi nito habang nakangiti. I take the cup of coffee and sip it. Do you have any question, Mr. Fiero? Bro? Tanong nito sa akin na ikinatingin ko dito. Huminga muna ako ng malalim. About your parents. Panimula ako. Napansin ko naman na natigilan si Yuan sa sinabi ko. What about that? Tanong ni Yuan. Nahalata sa boses nito na kinakabahan ito. Napukunot noon naman ako. I just want to make some clarification to what I read from some papers that I received from investigator.
Do you have any idea to your parents' debt? Tanong ko dito na ikinaiwas nito sa akin ng tingin. Ilang segundo rin ang lumipas bago to sumagot. What makes you think of that, Mr. Fierro? Nothing. Sagot ko naman dito sa mahinang tinig habang napapaisip. It's for me to find out. At dito na po nagtatapos ang part 35 ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!